Good morning, everyone. Good morning, USEC, and to all our media partners. Welcome to Monday's Media Forum, May 31. To formally introduce our guest speaker for today, we have with us the spokesperson of the Department of Health, the Undersecretary, Maria Rosario Singberger. Good morning, ma'am. Good morning, Nick, and good morning to all of you. Welcome to our Monday's Media Forum. So magbibigay lang po kami ng kaunting updates bago tayo tumungo dun sa ating major discussions. So ito pong mga nakalipas na araw, ay muli naman po tayo nakapagtala ng pagtaas ng mga bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng ating bansa. Bagamat hindi pa tayo nagkakaroon ng malaking pagbabago sa epidemic curve ng COVID-19 sa bansa, ay maiging tuluyan na po nating maipababa ang mga kaso. Nagkaroon po ng pagbagal sa pagbaba ng bilang ng mga COVID-19 cases sa National Capital Region at sa mga katabi nitong rehiyon. Meron na rin po tayo mga lugar sa Luzon kung saan nakitaan na po natin ang pagtaas sa mismong pagdami ng COVID-19 sa nakaraang dalawang linggo. Nakakaranas naman po ang Visayas na unti-unting pagtaas ng mga kaso habang tumataas din po sa area ng Mindanao na mas mabilis po ang pagtaas ng kanilang mga kaso sa Regions 10, 11 at Caraga. Kasabay po ng pagdagdag sa kapasidad sa iba't ibang ospital at healthcare facilities sa bansa ay ang patuloy nating panawagan sa ating mga local government units na pag-igtingin po ang pagpapatupad ng PDITR strategies. Kailangan pong mapaikli natin ang lead time o yung panahon sa pagitan ng pagtukoy ng may simptomas or detection at sa pag-a-isolate sa kanila. Sa kabila nito, muli naming pinapaalala na critical ang mahusay nating pagsunod sa minimum public health standards. Ang tama pong pagsunod ng PPEs kagaya ng pagsusuot ng face mask, ng face shield, pagdidistansya na hindi bababa sa isang metro mula sa ibang tao, at ang pag-iwas sa matataong lugar, at ang pagpapanatili ng maayos na daloy ng hangin, lalo na po sa mga silid o kulub na lugar, ay nananatiling mabisa para sa panlaban sa pagkalat ng COVID-19 at sa kahit anumang variant na meron ito. Kaya tiyakin po natin ang full compliance natin dito po sa mga minimum public health standards na ito. Patuloy pa rin po naming pinapaalala na tangkilikin po natin ang ating pambansang pagbabakuna laban sa COVID-19. Patuloy po ang ating panawagan na bigyang priority ang ating mga healthcare workers, ang ating mga senior citizens at yun pong mga may comorbidities na silang pinaka-vulnerable sa COVID-19. Para po sa proteksyon ng lahat, sundin po natin mahigpit ang ating minimum public health standards at magpabakuna na po tayo kung kayo po ay kasama na sa eligible population. Ngayong linggo, kabilang sa ating mga inoobserbahang health events, ang World No Tobacco Day at ang ating Hypertension Awareness Month. Sa gitna po ng pandemya, napakahalaga na ang mga programang ito dahil malaki ang epekto ng hypertension at mga sakit na dulot ng tabako sa mga simptomas na maari nating maranasan nang kung mahahawaan tayo ng COVID-19. So ngayong araw po na to, kasama natin si Dr. Deborah Ignacia D. Ona. She is the president of the Philippine Society of Hypertension para pag-usapan po natin ang ilang updates at ang mga aksyon na ginagawa para makapagbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa lahat po ng merong hypertension. So Dr. Debbie Ona, the floor is yours. Salamat po Dr. USEC for that kind of introduction and for inviting me here today to talk about hypertension and the initiatives that we are doing to decrease the prevalence and the risks and complications with hypertension. So basically the problem is that 1.13 billion people worldwide are hypertensive, and two-thirds of those live in the low and middle income countries where we belong. Doon sa mga low and middle income countries, there an increase in risk factors in this population. So alam natin na pag may alta presyon ka or high blood pressure, tumataas yung risk mo of developing heart, brain, kidney, and other diseases. So why is hypertension a major public issue? Aside from it being the silent killer, kasi majority ng ating mga kababayan, wala sila usually nararamdaman. So kailangan alamin nila kung ano yung blood pressure nila. So this is a study looking at global burden of disease, and we see that it accounts for 10.8 million individuals all over the world
who die because of high blood pressure, is translated to around 300,000 people dying every day because of hypertension in 2019. And if you look at the mortality statistics in the Philippines in 2019 and 2020, you see the top 10 causes of mortality are still hypertension and hypertension-related diseases. So we know that ischemic heart disease or ataque sa puso are importanting risk factors, hypertension, cerebrovascular disease or stroke. It's the number one risk factor is hypertension. And if you can see, it's still in the top 10 causes of mortality in the Philippines. And pag nakita nyo ho, over the past 30 years, dumodoble po yung namamatay because of hypertension, nagtitriple yung mga taong becoming disabled because of of hypertension. So it is really a problem. Basically, if you look at the Philippine Registry of Hypertension Prevalence, this is FNRI is NHES, Presyon is Cardiology Society and MMM. As you increase the number of people screened, you see that the prevalence of hypertension increases. And aside from the prevalence, you see that even if the patient knows that may alta presyon siya or high blood pressure, around 80% still remain uncontrolled. So importante po to kasi kahit alam nila na may high blood sila, hindi po kontrolado yung blood pressure nila. So yung chance nila na magkaroon ng komplikasyon secondary to hypertension also increases. So the Philippine Society of Hypertension together with government agencies as well as non-governmental groups see that the problem is there's increasing prevalence of hypertension and we have poor control rates. So we made it our mission to actually help in the reduction of the prevalence of hypertension through prevention and increasing the control rates of patients who are hypertensive. So these are the traditional activities of the Philippine Society of Hypertension. We have activities for doctors and non-doctors. We have hypertension awareness, tri-media campaign, and annual scientific meetings. But we felt that we need to really act on the prevalence and the complications associated with hypertension. So we did the projection study of hypertension, looking at the mortality and burden of disease. It was undertaken as a basis for a call of action to all stakeholders. Also, we just finished the 2020 Philippine Guidelines for the Management of Hypertension to help practitioners help them manage patients with hypertension, with diabetes, CKD, stroke. We included pediatric population and those with hypertension with pregnancy. And we've developed public-private partnerships with everyone because we know that we cannot do it alone. So these are the initiatives that we've adopted, global initiatives that we've adopted. So ngayong buwan po is a hypertension month. And we look at the WHO package of essential non-communicable disease interventions for primary healthcare in low-resource settings and the WHO resolve to save lives. So we know through the presidential proclamation that May is an hypertension awareness month, and all over the world, every May 17, it's World Hypertension Day. So ito po yung mga kalakip naming mga organisasyon na tumutulong sa amin sa paglaban against hypertension. So May 17 with the World Hypertension League, we actually did a Hypertension Day celebration through campaigns, awareness campaigns. And we partnered with International Society of Hypertension for the May Measurement Month. This has been going on every year, the purpose of which is to increase awareness of all adults regarding your blood pressure. So ang advocacy po namin, dapat lahat ng mga tao sa isang household, alam nila dapat kung ano ang blood pressure nila para kung mataas siya, pumunta sa mga doktor nila. So the May Measurement Month, we're just one of the 100 countries that are involved in this program. So if you want to be involved, you just need to scan the QR code or go to the www.maymeasure.com. It's a year-long program with the objective of increasing awareness of the blood pressure of all patients.
What the PhilPen protocol? This is adapted from the WHO's package of essential non-communicable disease interventions. It seeks to reduce the rates of lifestyle-related non-communicable diseases through early screening and timely treatment in primary care settings. So this has been ongoing with the Department of Health. So an initiative that we had in partnership with the Department of Health Region 4 is known as the One Cavite Project. It's a cardiovascular risk assessment and management initiative. It's to develop a sustainable community-based program for CVD risk factor screening and management in the private sector. So the ones in the barangay health centers are through DOH, but this one is a partnership to the private practitioners around Cavite. So we want to manage the cardiovascular risk factors of 150,000 enrolled residents through a trained network of at least 500 practitioners. And we would want to achieve control rates in 80% of patients after 1 year with a follow-up period of 5 years. We actually partnered with the Cavite Province Region 4A because of its population, the number of cities, and the number of rural health centers, as well as the number of hospitals and the number of practitioners practicing in Region 4A, private practitioners practicing in Region 4A. Another partnership that we've had is the WHO Resolve to Save Lives. It's a five-year initiative to accelerate progress in reducing deaths from heart attack and stroke and to prevent deadly epidemics in low and middle income countries. It's a groundbreaking initiative and the first to be funded by three leading philanthropies. So the objectives of the Philippine Society of Hypertension collaboration with the WHO DOH Resolve to Save Life project is to assist in the creation of hypertension learning modules and treatment algorithms for our primary health care personnel, and serves as expert panelists in the cascading of the learning modules throughout the country. So I think those are the initiatives that we've done. So our action points is for prevention. How do we prevent? We have to screen all patients, know their cardiovascular risks, and institute lifestyle modifications. We have to measure accurately and efficiently, and we need to treat early and effectively and treat to target. We reduce complications and achieve higher control rates. Sir, so what we want is to uproot the risk factors, modifiable risk factors, physical activity, tobacco use, World Tobacco Day ngayon, unhealthy diets and harmful use of alcohol, and the reduction in salt intake to be able to prevent the non-communicable diseases, which is heart disease, diabetes, cancer, chronic lung disease, and other NCDs. So we enjoin everyone to help us in the fight against hypertension and help us save lives. I think that ends my talk, and thank you. Maraming salamat po, Dr. Debbie, for giving the initiatives of the Philippine Society of Hypertension. Ma'am, I'll open the floor for questions po. There are a few po here from our media partners. The first question po of Red Mendoza of the Manila Times, he mentioned daw po na he was diagnosed with hypertension, and this was because he was not active daw po in the past year due to the pandemic. Ano po ang inyong maipapayo sa mga taong katulad niya na hindi daw po masyadong naging active dahil naka-work from home? Dr. Debbie? So basically what we want, because of the pandemic, there's limitation in their activity. So what we tell our patients is there are a lot of resources in the internet where they can actually do Zumba or do a lot of things there inside their homes. And they can even actually do group exercises with their loved ones. Para rin mahikayat po yung mga tao sa bahay na mag-exercise basically. So we should not limit ourselves to going out. We have a lot of things that we can do inside the house that can increase our activities. So we have a lot of free resources, yun, yung mga Zumba classes, yoga classes, exercises, name it. You can actually Google it and then you can get pwede kang makakuha ng mga exercises na ganun. Thank you, Dr. Debbie. For the next question po, bakit daw po mas maraming younger people ang nadadiagnose ngayon na hypertension kahit na hindi naman sila overweight? Maaari po bang namamana ang hypertension?
So we say that the risk factors for hypertension in general, they're modifiable and non-modifiable risk factors. So yung mga risk factors po, non-modifiable, ang hindi nyo po mababago is a family history. So kung may family history po kayo ng hypertension, nakaprograma na kayo na mag-high blood, depende po sa lifestyle nyo. Male sex is also cannot be modified, as well as older age. So if, as you increase in age, you can increase your risk of developing hypertension increases as well. But there are modifiable risk factors, like if you're overweight, if you don't exercise, hindi lang naman overweight eh. Pwedeng hindi ka nakaka-exercise, kumakain ka ng masyadong maaalat na pagkain, naninigarilyo, umiinom ng alak. So those are the things that can actually, yun yung sinasabi kong lifestyle na pwede pong makapag-increase ng risk nyo of developing hypertension. So sinasabi ko sa mga pasyente, lalo na yung mga may family history, may nanay, tatay na may hypertension, dapat at such an early age, they should actually look at the modifiable risk factors and try to modify them as early as now so that they don't become hypertensive in the future. Thank you, Dr. Debbie. Dr. Debbie, for the last question po, no, si Red po ay nagtatanong, meron daw po kasi ibang mga gamot sa hypertension na hindi available sa health center. I believe this can also be answered by you, Sir Cassette. Yung mga hybrid daw po na amlodipine, losartan, and the like, meron po ba initiatives na ginagawa ang Philippine Society of Hypertension para maging available po ito sa mga ordinaryong mamamayan? And then we'll also ask you, Sir Cassette, to answer for the department. I think they're alluding to the combination treatments, the single pill combination treatment, because the trend all over the world is to for the guidelines to actually start with single pill combination so that the control rates are high. So I think we will work with the Department of Health through the guidelines that we've made, the 2020 Philippine guidelines for the management of hypertension. But basically, what we tell our patients, whatever antihypertensive medications that are available and are for free, they should avail of it as soon as possible instead of actually waiting for them to not be on medications. Thank you. Ma'am, how would you like that? I know, I just like to inform the public, yun pong mga nasa health center natin na ipinamimigay po natin na libreng mga gamot para sa high blood, ito po ay base dun sa ating formulary na meron tayo dito sa ating bansa. Ito po yung mga gamot na nasa formulary, sila po yung tinatawag natin na mga essential medicines. At ito po, base sa batas, ito po ang maaring mabili ng ating gobyerno para ipamahagi sa ating mga kababayan. Ngayon, ito po mga combination ng mga drugs. Kung katulad nga po ng sabi ni Dr. Ona, kung meron na po tayong available sa ating mga health facilities na libre na kahit na single lang na hindi po siya yung mga highly technical na mga gamot, maaari nyo na pong inumin yan. Ngayon, parang kung baga, pag sinabi ng doktor na after so many months, hindi umuubra sa inyo ang ganitong klaseng gamot, tsaka po tayo mag-iisip na itataas po natin ang antas ng gamutan at dyan na po kayo i-refer ng ating mga health facility sa mas mataas na level ng mga facility natin katulad ng mga specialista katulad po ni na Dr. Ona. Maraming salamat po, Yusek. Dr. Ona, I believe those are all the questions our media partners has with regard to hypertension. Ma'am, Dr. Debbie, may gusto po ba kayong mensahe na nais na iparating sa ating mga kababayan before we proceed with the DOH questions? Go ahead, Dr. Debbie. Thank you. Siguro ang isang advocacy ng Philippine Society of Hypertension na dapat lahat ng Pilipino alam. So 18 years old and above, alam nila kung anong blood pressure nila kasi alam nakikita natin na hindi lahat wala ho kasing ang karamihan ng mga pasyenteng may hypertension, wala silang nararamdaman. So the only way to actually prevent it is to know what your blood pressure is. And then our advocacy also is to all of the practitioners, whether they come in for cough, colds, headache, they should know, they should look at the risk factors of these patients and try to modify it. Nakita ho nyo naman ho, yung pinakaugat, yun po yung mga risk factors para ma-prevent natin ang magpagkakaroon ng non-communicable diseases, not only hypertension, but diabetes, dyslipidemia, and the like. Alright, is that your set? Yes, Dr. Debbie, kung maaari po akong humingi pa ng isang request sa inyo, maaari po bang makapagbigay po tayo ng pahayag galing sa Philippine Society of Hypertension
about hypertension and vaccines. Na yun pong ating ina-advocacy ngayon, na hindi naman po kailangang i-blood pressure lahat para makapagtagal doon sa vaccination site. Dr. Debbie? Opo, thank you, USEC po, for that. Nakipag-ugnayan po kami sa Department of Health regarding hypertension and vaccination. So, hinihikayat po namin lahat, lalo na yung mga may high blood. Actually, yung mga A3, may comorbidities. Sila po yung nangangailangan ng bakuna kasi sila po yung malaki yung advantage pag nakabakuna sila kasi piniprevent na magkaroon ng malalang klaseng COVID. Tama si Doc, si USEC Rosette, na hindi na ho kailangan mag-blood pressure sa vaccination site. Importante lang sa lahat ng mga pasyenteng may hypertension, dapat kontrolado po yung blood pressure nyo bago kayo pumunta sa vaccination sites. Kung hindi po kontrolado, kailangan nyo pong patingin sa mga doktor po ninyo para i-control yung blood pressure po ninyo. Maraming salamat, Dr. Debbie. So I guess isa po yung patotoo na galing na po sa mga eksperto sa hypertension ang nagsasabi na hindi naman po natin kailangan gawin ang vital health screening katulad ng pag-BP sa lahat ng ating mga kababayan magpapabakuna. Atin lang pong titignan talaga, especially our doctors will be assessing who will need it the most kapag po nandun na sa vaccination site. But ang paalala pa rin po ni Dr. Debbie, bago pumunta doon, kailangan alam nyo na kontrolado po ang inyong sakit na hypertension para po kayo mabakunahan na agad. So thank you very much, Dr. Debbie Ona, sa pagpapaunlak sa amin na makasama namin kayo ngayong araw na ito. Thank you po, Doktora. Maraming salamat po, Dr. Debbie. Ma'am, I'll be going through the questions that were submitted yesterday. There were a number of questions from media partners that are asking related questions po with regard to the variant detected in Vietnam. I'll read the question po of Jocelyn Domenden of Remate News. Ano po ang reaction or comment ng DOH regarding sa nadiskubre sa Vietnam na bagong variant ng COVID na mabilis kumalat sa hangin at kombinasyon ng India at UK variant? May mga additional po bang ginagawa or hakbang or restrictions ng gobyerno para hindi makapasok sa bansa ang bagong variant? Kay Lay po, ma'am, kung i-consider daw po ang pagpapatupad ng travel restrictions mula sa Vietnam kasunod ng pagdiskubre doon ng mas nakakahawang variant. Go ahead, ma'am. Thank you, Anik. Unang-una, kailangan natin maintindihan ang proseso. So ang proseso po kapag tayo ay nakaka-detect ng additional mutations o bagong variant kung sakali sa isang bansa, isinusumiti po ito sa WHO. Dahil ang WHO po ang nagmamanage nitong GSAID na tinatawag na network. It's a system where you classify the variants of concern para lahat ng bansa alam yan at nakapag-iingat. So nagbigay din ng pahayag ang WHO over the weekend at ang sabi nila, they have not received the full details of this apparent variant na tinatawag sa Vietnam. At aantayin daw po nila na makapag-verify sila, makapag-aral ng mabuti para makapagbigay ng guidance para sa ating para sa mga member countries ng WHO. So for now, we still do not have sufficient evidence for this. Kailangan lang po natin pag-igtingin pa rin ang ating pagpapatupad ng minimum health protocols. Kailangan natin lagi tandaan, whatever variants that there may be dito po sa ating bansa, kung tayo po ay strictly nagpapatupad ng health protocols natin at saka tayo ay nagpabakuna, tayo po ay protektado. So alalahanin po natin yan, hindi po natin kailangan magpanik dahil po dito sa balitang ito. Pag-igtingin lang po natin ang pagpapatupad ng ating health protocols and we will be protected from any of these variants. Thank you, ma'am. Ma'am, from Caroline Bongkin po of CNN. Bakit daw po bumababa ang testing rate? Kamusta po ang testing sa NCR, Visayas at Mindanao? Yes, Caroline, no? There may be a lot of factors with this testing rate na tinitignan natin. Pag tinignan natin ang NCR, nakikita natin na bumababa nga ang mga testing or submission of specimens and the testing actually. So dati, nakaka-average tayo per week ng about 232,000. Bumaba yung sa NCR to 189,000. Part of this would be maybe the reduction in the number of cases. Second, it might be that we are using another testing methodology kasi for this NCR plus bubble. Para naman sa Visayas and Mindanao, parehong tumaas ang kanilang weekly outputs for their test, no? So sa Visayas, nagkaroon sila ng
Dati nag-a-average lang sila ng 46,000 per week. Ngayon, it's 50,000 tests na nakikita natin na nag-a-average sila, no? It's a moving average per day, which we compute by the week. And then sa Mindanao naman po, dati ay nakakapag-average lang sila ng 29,000 tests. Ngayon po, they are averaging at 42,000 tests. So nakikita ho natin yung pagtaas ng testing outputs dun sa mga lugar na naapektuhan ngayon ng pagtaas ng kaso. At dito naman po sa NCR, nakikita natin ang konting pagbaba. Ngunit sabi ko nga, maaring apektado ito ng mga factors na meron tayo ngayon, katulad ng paggamit ng ibang form of testing methodology and also yung pagbaba ng mga kaso dito sa ating lugar. Thank you, ma'am. Ma'am, from Caroline po as well as from Ray. From Caroline po, ano daw po yung specific provinces sa Visayas at Mindanao ang pinakatumaas ang kaso? From Ray naman po, OCTA Research warned of a possible ripple effect sa Visayas and Mindanao where they said COVID cases could surge like what happened in NCR. She's asking for a comment po. Okay, yung mga probinsya sa Visaya at sa Mindanao, no? So nakakita tayo ngayon ng 12 regions na may positive growth. While 6 of these 12 regions ay may increasing growth rate, ito po yung mga regions ng Caraga, Region 4B, Region 6, Region 1, and Region 7. Ang Region 1 and Region 7 are showing an increase from negative to positive growth rate. Ngayon, pag pinag-usapan po ang average daily attack rate, ang highest po natin ngayon is at 8.8 per 100,000 population, and this would be yung Region 2, followed by CAR at 8.4, and followed by NCR at 8.11 per 100,000. As to the question on the comment of or the observation of OCTA with regard to this ripple effect, dati pa ho natin naman na minomonitor ang mga lugar na ito, we already have flagged this even during last month pa po. Nung nag-umpisang tumataas na itong mga kaso sa Visayas and Mindanao. And the observation of OCTA is similar naman po dito sa ating direction for actions ng ating national government para bigyang tugon natin. Ayaw po natin na dadating tayo dun sa punto na magkakaroon ng similarity yung nangyari from the NCR dun sa Visayas at Mindanao. Kaya as early as now, talagang binibigyan na po ng adequate support ang mga lugar na ito so that we can expand the capacity of their hospitals, expand testing capacity, and also yung kung ating mga suporta dun sa mga equipments na pwede nilang gamitin, especially for expanding their ICU beds. Ma'am, the question po of Greg Gregory of TV5, based on monitoring or study, ano yung pinaka-reason o dahilan bakit ayaw magpabakuna na ilang Pilipino? Well, Greg, dun sa SWS survey na recent na lumabas, no? So the top reasons why people are hesitant to get vaccinated, unang-una yung safety. Sabi nila, natatakot sila dun sa adverse events. Pangalawa, yung efficacy. Na sinasabi nila na iba-iba ang efficacy ng bawat bakuna. So parang hindi sila nakukumbinse about these different studies. Meron din pong sinagawa na online survey ang Department of Health kung saan 43,000 plus ang ating respondents, all from A1 to letter C. No? So ibig sabihin, it's an expanse of our population. Kung saan ang lumabas dyan sa survey na yan, ang top 3 na reasons why hesitant sila magpabakuna. Una, yun pa rin possible na maging epekto sa kanilang katawan, yung adverse events. Pangalawa, it's because of this information, negative information that they hear circulating, no, especially from the social media platforms. And the third is hindi nila iniisip na epektibo itong mga bakunang to. So ano ba ginagawa po natin para po natin labanan itong hesitancy ng mga publiko natin ito? With these surveys that we receive, we study it carefully. We evaluate the different aspects of this survey, yung mga resulta. Tinitignan natin, tama yan, yung top causes kung bakit ayaw magpabakuna, at doon po natin itinutuon ng pansin ng ating info dissemination. So kung mapapansin nyo po, pinalalabas po namin na mas madalas ang ating mga eksperto para ipaliwanag ang safety and efficacy ng mga bakuna at para maipaliwanag din yung mga adverse events. Pag tinignan po natin, ano, I just like to inform the public, ang atin pong mga adverse events na tinatawag are mostly non-serious. Ibig sabihin, ito po yung mga common na mga epekto ng bakuna, which is really natural or normal na
nangyayari. Kapag ho nagpapabakuna ang ating mga anak, sasabihan tayo ng pediatrician, baka lagnatin, baka maging irritable dahil masakit ang binakunahan. That is really something expected, no, as part of being vaccinated. And ito po mga non-serious po na adverse events na meron. Sa ngayon, out of all of those vaccinated, it's just about 1.10% of these 5.1 million Filipinos already vaccinated. Napakaliit na porsyento po. And when we talk about serious side effects or adverse events, it's just 0.014. Napakaliit, napaka-rare. At hanggang sa ngayon po, wala pa po tayong napapatunayan na ito pong mga serious o kaya ay mga namatay after being vaccinated had been caused by the vaccine. Hindi po dahil sa bakuna ang kanilang pagkakamatay, kung hindi dahil po sa mga iba't ibang klaseng sakit na meron sila. Thank you, ma'am. Ma'am, you were able to answer the question po of Greg with regard to yung ano daw po yung solution ng government para ma-address yung problema sa vaccine hesitancy. Would you like to add to that, ma'am? I said it already. And of course, we're conducting yung mga town hall, no? So hindi po kami nag-remain na ito lang ang ating programa through media or through social media platforms. Gumagawa po tayo ng mga focus na town halls kung saan ina-identify po natin yung mga grupo na makakatulong para ma-solve natin itong vaccine hesitancy at yung mga grupong malalapit dun sa mga dapat natin maging sektor na priority sa pagbabakuna. So kami po ay nakagawa na ng 75 na town hall meetings kung saan nagkakaroon naman po tayo ng pag-increase ng kumpiyansa makakatapos na makapagbigay tayo ng impormasyon sa kanila. Aside from that, we are slowly, no? Pumababa tayo sa baba para makapag-touch base tayo dun sa mga sektor na kailangan po natin makausap at para makumbinsi sila. Pero gusto ko lang sabihin, sinasabi rin ng ating mga eksperto that we cannot really communicate our way out, no, para tumaas ang pagbabakuna. Meron din po tayong kailangang tignan sa parte naman ng supply side o sa amin, sa gobyerno, na yung access na parte. Kaya isa po yan sa tinitignan natin ngayon together with the vaccine cluster kung paano pa natin mai-improve ang access ng mga tao dito sa pagbabakuna natin para mas dumami pa ang magpapabakuna. Thank you, ma'am. The next question po, may latest data or study po ba kung ilan ang percentage ang nabakunahan at yung ayaw magpabakuna? May study ba kung saang mga lugar ito? Again, Nick, sorry. Nick? Latest data daw po or study kung ilang percentage ang nabakunahan at yung ayaw magpabakuna, may study ba kung saang mga lugar ito? Merong ngayong mga datos, no, ang ating vaccine cluster as to refusals, as to deferrals. Pero sa ngayon, hindi ko hawak ang datos. Ibibigay namin sa inyo mamaya para maipakita. Pero ito ay kasama sa mga pinag-aaralan ngayon ng vaccine cluster at ng Department of Health para makita nga natin kung saan tayo dapat mag-focus ng mga lugar at mag-focus sa mga mga sektor sa society. I'm from Sheila Crisostomo. Updates daw po kung saan may super spreader event at ilan ang kasong involved dito and may nakasuhan na daw po ba? Well, Sheila, ang ating information ngayon about super spreader events na nai-report talaga sa atin would be the one in Caloocan and the one in Quezon City at weeks ago. Kung saan nakapagbigay naman ng pahayag ang dalawang local governments na to na sila po ay nagkaroon ng mga investigasyon at they were able to sanction the local officials na involved dito po sa mga nangyaring to. From my information, for Quezon City, I think 55 turned positive in that super spreader event. So gusto lang po namin ipaalala sa ating mga kababayan na ito pong super spreader event, ito po yung mga pagkakataon or mga activities na ginagawa kung saan maraming tao, there is crowding, meron pong mga activities na very risky katulad ng kantahan, katulad ng sigawan, katulad ng pagkain ng sabay-sabay na maaari po makapagdulot ng mas maraming impeksyon at makahawa sa buong komunidad. So, ina-advise lang ho natin ang ating mga kababayan, nandito pa ho yung virus, bagamat bumababa ang ating mga kaso, kailangan pa rin ho natin mag-ingat, patuloy na mag-ingat para hindi na tayo magkaroon ng ganito mga events. The second question po of Sheila, may na-issue na daw po ba na EUA ang FDA for Sinopharm? Wala pa, no? So as we have said last week, we have already submitted our application, our intent to apply,
And we are waiting for FDA's response to this. Ma'am, for the last question po, that was submitted from Aiko Miguel. Based on the latest report, 5 million doses na po ang administered ng COVID-19 vaccines doses, pero over a million pa lang po ang fully vaccinated. Ano po ang masasabi ng DOH sa mabagal daw po na vaccine rollout? Nakomend din po ang Manila City dahil mabilis po sila. Ano po ang hakbang ng DOH para sa mga LGUs na mabagal daw po ang kanilang rollout? Wala, unang-una, kailangan maintindihan ng ating mga kababayan. Ito pong ating mga bakuna na meron tayo sa ngayon, may iba't ibang interval for their second doses. So if you would remember, ang Sinovac po, ang kanyang second dose is after 28 days. Ang AstraZeneca, ang second dose after 12 months. Nagpalabas po tayo ng isang advisory na kailangan 12 weeks, no? Sorry, not 12 months. 12 weeks po ang pagitan for AstraZeneca vaccines dahil gusto natin makuha yung full potential. Ma-maximize natin yung efficacy na ibibigay ng bakuna na ito dahil sinasabi po sa pag-aaral that the longer the interval, up to 12 weeks nga, mas mataas po ang efficacy na ibibigay sa ating mga kababayan. So yun pong ating second doses, especially for those who received AstraZeneca, hindi pa po yan pumapasok dahil mag-uumpisa pa lang ho ang second doses. If we would do the 12 weeks, ito pong June, first week of June. Kaya makikita ho nating tataas. Gusto ko rin hong ibigay na impormasyon sa inyo, nung nag-umpisa ho tayo ng Marso, tayo lang po ay nakakapagtala ng about, nag-umpisa tayo sa maliit na numero ng taong nababakunahan, and then we had 30,000, we had 60,000, ngayon po, almost 140,000 to 150,000 per day ang nababakunahan. We have increased 25 times more than what we were doing when we started off vaccinating. Kailangan din pong maintindihan ng ating mga kababayan na ang ating pagbabakuna is highly dependent on the supplies that we have. So sana po tayo ay umaasa talaga na dumami na po lalo ang mga bakunang pumapasok para mas mapabilis po natin ang pagbabakuna sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Thank you, ma'am. Ma'am, I'll be going through the questions that were sent here in the chat po from Red Mendoza. Does the DOH share the view of Dr. Edsa Salvana in an interview na yung report about the double mutation variant from Vietnam is still sketchy? Oh, well, I don't like to use the word sketchy. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan natin ng sufficient na ebidensya. At nakakakuha po tayo ng ganitong verification, I mean validated information from WHO. So antayin po natin. So kaya po yan nasabi ni Dr. Edsel, ibig sabihin kasi wala pa po tayo talagang validation ng WHO na sila naman po yung institution na tinitignan natin kapag dating sa mga verification and validation of these variants of concern. So we share the same with Dr. Edsel. Pag binasa niyo po yung buong artikulo niya, nagbigay po siya ng mga guidance kung ano ang dapat nating gawin. Bagamat may mga ganito ng balita, ituloy lang natin yung ating health protocols para po tayo maprotektahan with this variant that has been circulating all over the world. Thank you, ma'am. A follow-up po from Caroline. Ano daw po ang reason bakit tumataas ang kaso sa Visayas and Mindanao at some parts of Luzon? May possibility po ba na ito na ang third surge or wave? Unang-una, yung factors na meron sa Visayas at Mindanao ay pareho rin sa factors sa NCR. So if you look at the factors for transmission, pare-pareho lang po yan. Ano? Yung mobility factors, naandyan po yung compliance din ng tao, naandyan din po yung tinatawag natin yung duration when the time, from the time that a person is identified as sick to the time that the person was isolated. So napakalaking bagay po yan sa lahat across NCR, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung hindi po natin ma-shorten itong period from detection to isolation, mas marami pa hong magkakasakit. So tinitignan ho natin yung factors, it's multifactorial. Nandyan din ho yung factor ng variants, of course. At ito po ay pare-pareho lang sa bawat lugar dito sa ating bansa kung bakit tumataas. Pangalawang tanong ay kung may posibilidad na third surge or wave. Hindi natin yan masabi ngayon, Carolina, no? But when we talk about surges, when we talk about waves, it involves the national picture. Ang evaluation is national picture. Ngayon, pag tinignan natin per area, katulad nung sa NCR, meron po tayong tinawag na surges. Ibig sabihin, paminsang pagtaas and then
na nakokontrol natin at bumababa. So sa ngayon, obserbahan pa ho natin itong mga nangyayari sa Visayas and Mindanao. If you would recall, hindi po ganun kadalas magkaroon ng ganitong pagtaas ng kaso dito po sa mga lugar na to. Thank you, ma'am. Ma'am from Paul Samaritap TV5 News, Yusek Bong Vega said yesterday that working adults ages 40 and above will be included in the priority list of the government under A4 priority group. Paano po tayo nag-come up sa ganitong conclusion and paano po ang mga workers na younger than 40? Well, this was part of the recommendations of the Department of Health and our experts to the IATF when we were discussing the A4 guidelines. Ito po ay ayon sa prioritization framework na meron tayong pinapatupad ngayon. Alam po natin na ang pinaka-vulnerable po para magkasakit ng severe, para ma-ospital at para mamatay dito sa sakit na to ay yung mga nakakatanda. Kaya ang sabi namin, kung magkakaroon din lang ng prioritization across this A4 group dahil marami po sila at ito po ay base sa mga supplies pa rin na parating, baka mas maganda if we can stratify this by age and we can prioritize the older age group in this specific sector. So ibig sabihin, maari nating gawing stratified na 50 to 60 years old muna and then 40 to 50 and then 30 to 40 and down the line. Hindi po natin ine-exclude ang ibang tao na less than 40 or maybe the other sectors, no, or other age group. Ang sinasabi lang natin, kung sakasakaling kailangan mag-prioritize dahil depende sa supply ng bakuna, baka maaaring gamitin itong prioritization na ito na meron tayong by age group. Because this would also ensure na atin pong napoprotektahan pa rin ang ating vulnerable na mas risk sila. At risk sila na magkaroon ng pagkakasakit na severe sa COVID-19 at maaring ikamatay ng mga taong ito. So ito po ay ginawang rekomendasyon sa IATF. The IATF resolved na maaari namang gamitin, kaya nilagay nila sa wording that the A4 sector may be prioritized, maybe, ang sabi, based on the specific age groups. Thank you, ma'am. Ma'am from Jen Kalimon, may lawmaker po na nag-propose ng paggamit ng vaccines ng J&J, especially for OFW and seafarers. Nasa ang stage na po tayo ng procurement ng J&J? Hindi ko po mabibigay sa inyo ang katiyakan na sagot sa ngayon. Ang alam ko po nung huli nung nag-report sila Secretary Galvez, we have ongoing negotiations with the J&J manufacturer. So magbibigay po tayo ng ulat kapag nakuha na ho natin yan from the vaccine cluster. Pero kailangan din po mabigyan ho natin din ng recommendation or advice, no? Na kahit ano pong bakuna basta dumaan sa Emergency Use Authority, I think sa tingin namin at pinibigay po namin na rekomendasyon sa ating mga kababayan, ito po lahat ay epektibo at ito po ay ligtas at maaaring gamitin kahit kanino man. Ma'am from Tina Panganiban Perez, bakit daw po hindi pa nagsisimula ang vaccination sa A4? May guidance na po ba rito? Magsisimula ang A4 vaccination kapag tayo ay nakapag-release na ng guidelines at kapag ang mga supply ay naandyan na o maari na nating sabihin na yung allocations ay maayos na po. So sa ngayon, dinadraft na po ang mga pamantayan or guidelines ng vaccine cluster. Maglalabas na rin po sila nitong guidelines. Magkakaroon din po sila ng mga ceremonial vaccinations and then i-announce na rin po ni Secretary Galvez kung kailan po talaga mauumpisahan ang A4 sector. Thank you. Ma'am, clarify lang po from Aiko. Sabi ko na po to kanina, ma'am, recommended daw po ang Manila City dahil mabilis po sila. Ano daw po ang hakbang ng DOH para sa mga LGUs na mabagal daw po ang kanilang rollout? In connection to this, ma'am, ang tanong naman po ni Sheila ay mag-impose na po ba tayo ng sanction sa mga LGUs na mabagal daw po sa vaccination? Hindi, no? So ang ginawa ng ating vaccine cluster, I think for the past 2 weeks already, ginawa na nilang, tinitignan na nila yung performance ng local governments bago sila makapagbigay ng karagdagang alokasyon. So ito ay para i-incentivize ang ating mga local governments to perform better, na mas maitaas nila ang antas ng pagbabakuna para nare-receive nila yung kaukulang allocation nila. So as to the local governments which are doing well, they are constantly being recognized by the IATF members and through our regular meetings with the MMDA and the other concerned agencies. So we recognize the work of our local governments. Alam po namin kung gaano sila
hirap na para ipatupad itong pagbabakuna. And we commend all of those local governments na talaga pong yung pagpupursige nila ay nakakapag-produce ng matataas na output sa pagbabakuna dito po sa ating bansa. Thank you, ma'am. Ma'am, from Rafael Bosano po here in the chat. Aside daw po from following MPHS and strengthening PDITR strategies, ano po po ang recommendation ng DOH sa mga lugar that are experiencing an increase in order to avoid a surge that NCR experiences 3 months ago? Is it time to escalate their quarantine status? Should be done now as local officials are also appealing for it. Yes, Rafi, no? So kasama yan sa pag-uusap, may IATF tayo mamayang hapon. At tayo po ay over Saturday and Sunday, pinag-aralan lahat ng mga lugar, no? At tinignan ho natin kung sino yung papasok sa ating parameters for escalation or de-escalation. At ito po lahat ay pag-uusapan sa IATF mamaya. Let me just give that information na kapag ka po tayo ay gusto natin makontrol ang mga pagkalat o yung transmission sa isang lugar, yun pong minimum health protocols, isang bahagi lang po yun. Yung pong isa pang kailangan nating pag-igtingin, yun pong detection, isolation, at saka treatment. So kailangan po ang ating mga local governments will be able to intensify. Ito pong paghahanap nila ng mga taong na-expose o mga paghahanap ng mga taong may simptomas. This is contact tracing. Kailangan within 24 hours, lahat ng taong nahanap nila na may simptomas o di kaya ay na-expose ay ma-quarantine o ma-isolate nila. This is the most critical na response o action na maaari nating gawin para ma-break po natin ang chain of transmission sa bawat lugar dito sa ating bansa. So nagpapaalala po kami, aside from complying with the minimum health protocols that we are advocating for, ito pong detection, isolation, at treatment ay kailangan pag-igtingin ng local governments. Kailangan din po sila magsagawa ng mga granular lockdowns. Hindi po tayo pwedeng, we are just relying on the general community quarantine classification of the national government. Kailangan within their local governments, nakakapag-identify din po sila ng areas na maari po nilang isara para po mas makontrol ang pagkalat ng mga sakit dun sa kanilang lugar. Thank you, ma'am. For the last question for today, if you have this data po, mas tumadami daw po ba ang new variants na nakita sa Visayas at Mindanao? From Caroline po. I will post the disaggregated no number of these variants according to the regions na nakitaan natin sila for these 200 plus newly detected individuals with the variants. Ang napapansin po natin na in some of the areas, na nakikitaan natin ng pagtaas, nakita rin po natin ang pagtaas ng numero ng mga variants na meron po diyan. Pero katulad po ng lagi nating sinasabi, it is not just the variants that we are talking about. Pag tinabi natin ang mga factors sa pagtaas ng kaso, meron pa rin mga ibang factors that we consider like mobility, compliance to minimum health protocols, and LGU action. So lahat po yan ay dapat isang buo na ina-analyze para alam po natin kung anong aksyon ang kailangan natin isunod. Thank you, ma'am. That is the last question po for today, ma'am. If you have your reminders po before we end today's forum. Yes, thank you, Nick. Gusto lang natin magpasalamat uli kay Dr. Deborah Ignacia D. Ona. She is the president of the Philippine Society of Hypertension dahil naibahagi niya po sa atin ang importanteng impormasyon na dapat malaman ng ating publiko tungkol po sa high blood na napaka-importanting sakit. Dahil alam po natin, marami po sa ating mga kababayang Pilipino ay may mga ganitong pagtaas ng mga blood pressure at kailangan ma-monitor. Katulad po ng sabi ni Dr. Deborah, 80% ng mga nakikita nating may high blood dito sa Pilipinas ay uncontrolled. Ibig sabihin po, hindi nakokontrol dahil baka hindi umiinom ng gamot. Meron po tayong mga libreng gamot sa bawat health center natin. Katulad ng sabi ni Dr. Ona from the Philippine Society of Hypertension, maaari na po nating tangkilikin at inumin yung mga gamot na binibigay sa ating health facilities. At kung sakaling hindi yan makokontrol sa pag-monitor natin araw-araw, tsaka po tayo kahanap no, o magpupunta sa mga spesyalista para madagdagan o mabigyan ng mas appropriate na gamot for high blood. Sinabi rin po ni Dr. Ona na ang pagpapacheck ng blood pressure or other vital signs hindi na po kailangang imandato sa bawat vaccination site. Ang i-BBP na lang po natin yung meron pong mga high risk for this specific disease para po hindi maging balakid
sa mas mabilis na pagbabakuna dito sa ating bansa. Tandaan po natin ang responsabling pagbabahagi ng wastong impormasyon ang isa sa mga susi sa isang ligtas na pagsupil nito sa pandemya ng COVID-19. Kaya kami po dito po sa Department of Health ay nagpapasalamat sa ating mga kasama dito sa Media Forum ngayong araw na ito at sa lahat po na nakikiisa sa paghahatid ng wastong impormasyon sa ating mga kababayan. Sa harap po ng nakikita nating muling pagtaas ng mga bilang ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa, critical po ang pagsunod nating lahat sa minimum public health standards. Napatunayan na po natin ang visa nitong minimum health standards na ito, kaya sundin na po natin ito para sa kaligtasan natin at kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Muli po nating pinapaalala na kung kayo po ay eligible na na magpabakuna, magpabakuna na po tayo at gawin po natin lagi ang minimum health protocols para po tuloy-tuloy na po tayo na magkaroon ng end, no, o katapusan dito po sa pandemya na meron tayo ngayon sa ating bansa. Thank you very much to all of you. We will see you on Friday. Maraming salamat, Nick. Thank you, ma'am, and to all our media partners.